Samahan niyo ako sa pagbisita sa pitong simbahan sa Maynila. Ang unang simbahan ay ang Binondo Church o ang Minor Basilica of St. Lorenzo Ruiz and Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Ito ay itinayo ng mga Dominicanong pari noong 1596 para sa mga na-convert na inchik na maging Kristiyano. Ang orihinal na simbahan ay nasira noong binomba ito ng mga Briton. Ang bagong granite na simbahan ay lubhang nasira noong ikalawang digmaang pandaigdig at naiwan lang ang harapan ng simbahan at ang octagonal na kampanaryo. Si San Lorenzo Ruiz ay ipinanganak sa Inchik na ama at Pilipinong ina, kung saan nag-train siya dito sa simbahan and then bumunta siya sa isang mission sa Japan kung saan siya at ang kanyang mga kasamahan ay naging martir dahil hindi nila gustong itiwalag ang kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Si San Lorenzo Ruiz, ang kauna-unahang Pilipinong santo na kinanonize ni Pope John Paul II noong 1987, kung saan sa labas ng simbahan sa May Plaza ay mayroong malaking estatwa siya dito. We are already here in
we're going to the next church, which is the Capo Church. But before that, pupunta muna tayo doon sa may ng kandila. This church is also famous for their coronada, which is the La Pelarica de Manila. This church is also important dahil dito nahuli si Simon de Anda, siya yung nagtanggol sa Maynila sa pananakop ng mga Briton. May marker siya nasa labas eh, kaya hindi ko na pinuntahan. So we're going to next church, the third church, which is the Minor Basilica and National Shrine of the Black Nazarene. By the way, ito ay situated dito sa may Carriedo, around Santa Cruz area. We're here at the Plaza Miranda. Pinangalan kay Jose Sandino y Miranda, Ingat Yaman ng Pilipinas, from 1853 to 1854. Laging tanyag dahil dito ay nilahan at minsan ipinagtanggol ang mga proyekto at pulisiya ng bansa. Dito rin ginaganap ang mga pagtitipon pang publiko tulad ng meeting de avance at protesta sa plaza. Nangyari ang pagsabog sa pulong ng Partido Liberal na isinawi at sinugo na marami noong August 21, 1971 na nanatiling lugar na malayang pagpapahayagan from the National Historical Commission. Ang pamosong Basilica Minore at pambansang dambana ng Jesus Nazareno. Yan, pasok tayo. Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Visita namin Nuestro Padre Jesus Nazareno Inarangal ka namin Nuestro Padre Jesus Nazareno Nilulwalhati ka para sa mga bubuli ito. Kinaati ang labay sa kaluluwa ng mga mata sa iyo, bago sa iyo, sa nanay mo. San Sebastian Church, designed by Henry Palacios, is the structural metal of which is uniquely built as manufactured. Erected here by Belgian engineers, the church was solemnly blessed August 16, 1991. Earlier churches built on this site by Recollect friars since were destroyed by earthquake in 1958. Mahal na simbahan na tayo sa may Loreto de San Pablo at San Antonio de San Pablo. Okay, lakad mode. Bustillo's Twin Church. Dahil dalawang simbahan sila magkatabi. Isang Loreto at ang nakikita nyo ay isang St. Anthony Shrine. Devin o'clock. Thank you.
The Church of San Pablo, site donated to the Franciscan in 1613 by Pedro de Chavez, first chapel building on Our Lady of Lourdes. In 1613, and set on fire during the Chinese uprising of 1639, second chapel built under supervision of Andres. OFM, present church built in 1666 under the direction of Francisco de Santa Catina, OFM, associated with the convent of San Pablo. Their function here, 1692 to 1808, one of the best printing presses of Manila. 1935, historical commission. Papasok na tayo. The St. Anthony Shrine of San Pablo, the Franciscan Church. The other church, sa kabila. Pasok tayo. So here guys, napagod ang mene na hindi na kinaya maglakad kasi yung huling simbahan natin pupuntahan na ay ang Manila Cathedral. So nag-taxi na lang tayo. We're here sa Intramuros and we're on our way to the Manila Cathedral.
Welcome to the Manila Cathedral or the Minor Basilica of the Immaculate Conception. Monument of King, the fourth King of Spain, Charles the Fourth. So, yeah. Napakagandang Manila Cathedral. So, papasok po tayo. Maraming mga bata na nag-field trip. Those are the galeros of Cardinal Santos and Cardinal Sina. Yung papunta sa crypt dun sa living, and unfortunately hindi tayo makakapasok. That is statue of San Lorenzo Ruiz, the seal of the Philippines, the Marian images, and the seal of Manila. The Jubilee Cross. So those are the names of the Archbishops of Manila from 1579 up to the present.
pag-alaala sa akin, Saints of the Passion of Christ. This is actually the complete replica of La Pietà in Rome, in Italy, where you can actually find this, the original one from St. Peter's Basilica. The machinery, clock tower.
tourism. A casualty of war and catastrophe, the Manila Cathedral underwent several incarnations. Perhaps Manila is the only city in the world whose cathedral has been rebuilt as many as 8 times. The first cathedral, made of nila and bamboo, was constructed in 1581, damaged by a typhoon in 1582, and razed by fire in 1583. The second cathedral was rebuilt using stone masonry in 1591, destroyed by an earthquake in 1600. The third cathedral was constructed in 1614, but collapsed by the earthquake of 1645. Between 1667 and 1681, the fourth cathedral was under initiative of Chef Miguel Poblete. Fray Juan de Urbiciano, a Florentine architect and engineer, designed new fifth version of the cathedral in 1715, modeled after the Baroque Church of Gesù in Rome. The fifth cathedral was heavily damaged by the 1852 earthquake. The construction of the sixth cathedral by Nicolas Valdez was completed in 1858 but fell into the ruin during the earthquake of 1863. Between 1817 and 1879, the incarnation of the cathedral was undertaken in accordance with the plans drawn by Nuncio Salaverry in familiar revivalist Byzantine Romanesque style. In 1945, the bombs of the Second World War left only fragments of its facade intact. Reconstruction plans were completed in 1954. Employing the neo-Romanesque stylist grandeur of the pre-war cathedral, the 8th cathedral reopened its portals in 1958. Today, after over 6 decades, the present iteration of the cathedral is undergoing extensive preventive maintenance, conservation regimen, and integration of leading-edge technology to ensure its continued existence for generations to come. After surmounting all odds, it is a resplendent monument to Filipino faith and resilience. This is the timeline of the architectural revolution of the Manila Cathedral from 1571 to 2017. That ends our Visita Iglesia. See you again, mga solid kalakwatsa. Bye!